mo nakababad sa preno. Hindi nyo napapansin yun, nakatapa kayo sa preno. Okay? So, what do you do? Select where you want to slow down or set your speed. When you get there, apply your front brake. Downshift. Hindi downshift and front brake. Okay? Your engine is not a brake. Okay? Your engine is not a brake. Brake first and then downshift. Hindi downshift saka brake. Use your rear wheel. Use your rear brakes. Gamitin niyo yung rear brakes. Sasabihin na, ayoko gamitin yung rear brakes kasi pag nag-slide yung, simple lang ako. Bakit? Pag nag-slide yung harapan mo, feeling mo may recovery yun. Pag nag-slide yung rear brake, rear wheel mo, anong gagawin? Gasan mo. Anong gagawin ng bike mo? Dediretso. Pag nag-slide yung front wheel mo, sige nga, anong gagawin mo? Meron. Kung marunong ka mag-wheelie, kung si Peter ka, siguro, masave mo. Diba? Kasi, pag ginasan mo, mawawala ng weight sa harapan. Diba? But, well, mas pag nag-slide yung harapan mo, yun na yun. Low side ka agad yun. Okay? Nangyari lang, nasanay lang tayo, turo sa inyo. Huwag yung gagamitin yung rear brake, sisimple lang ka dyan. Sabi ni Dario Marchetti, my coach sa Ducati, my friend, amigo, we put a rear brake in your bike, not for display, so that you use. Okay? So, use rear brake. Right? Tama naman. Eh, ba't naman? Eh, kung gusto magaan yung motor mo, hindi pala kailangan na rear brake, huwag na lang lagyan. And did you know that superbike, yung race bikes, and MotoGP bikes, has handbrakes para sa rear? Meron sila nun. Kasi at a certain point, right, if you're turning to the right, it's easy. Kasi nakapreno ako kung paliko ako sa kaliwa. Pero pag kaliwa yung liko, syempre, naka-hang off akong ganyan, ang hirap magpreno. So, ginagamit nila thumb. Sino nakakaalam bakit nagbababa ng paa sa MotoGP? Ito, trivia. Who knows why they bring the foot down like this? In World Superbike or GP riding? Balance? Speed, di ba? Right. There, actually, the truth is, there's a lot of reasons people think why they do it. Iba, because they do flat track, that's why they put down the pit. Okay. Alala ko bigla si Joko, elevate the pit. Let's bring down the foot. Guys, it's all about shifting weight. Coming into a corner, into the Clark International Speedway, the main speedway on itong motor ni Bam, or any new bike, you will be hitting Yokohama, the main at 300 kilometers per hour. Your bike does not want to turn. It does not want to turn. It just wants to go straight. You get on your brake. Front, the bike does this. You get on your rear brake, it settles down. But if your braking is too much, tataas yung likuran na gulong. You see this in MotoGP. The bike starts doing a stoppie. Once the rear tire is up, you cannot turn. You have to wait for the rear tire to land again and then turn. Bringing down the foot shifts the weight and puts the rear tire on the ground. Na kahit na nasa harapan na yung weight ng bike, may weight pa rin siya sa likuran. Nandun pa rin siya kahit gumaganan yung bike. Kaya yung napapansin, nagsaslide na yung bike nila. It's because there's no weight in the front, in the rear anymore, nasa harapan na. That's the reason why nagbababa ng paa. Okay? Kaya Louie, huwag ka na magbaba ng paa sa TCH. Ha? Nag-drifting ba ito dun eh? Baka nagkaganon-ganon na Mr. Kabahog ha? Motor course. Ikaw, Mr. Motocross ba? Simple. Jacob, hindi ka naman nagbababa ng paa doon sa... Ano to? Same sa motocross. Sa YGP. Okay. So, set the speed. Do not stop the bike. Apply pressure. Huwag niyong biglain yung preno. Mas mapapasama kayo doon. Apply pressure. Ang tanong, boss, paano pag nakatutok? Kaya huwag ka mag-ride ng nakatutok sa ibang rider. That's the reason why when we ride, staggered tayo. Because if the guy in front starts braking, tatamaan mo yun. Hindi naman to MotoGP na mag-i-slipstream ka eh. Diba?
right staggered. Of course, the more defensive riding you do, the safer you are. Okay? It's a road. It's not a racetrack. I have a lot of students who attend the school, our lessons in Clark, and I start talking about this, and they don't listen. They're doing this. Pag tinanong mo, alam ko na yan, pare, magaling ako sa Sierra. Ako yung pinakamagaling sa Marilake. Totoo yan. Wala pang isang ikot, high side ka agad. One, because he doesn't know what he's doing. Two, dahil magaling daw siya sa kalsada, okay, magaling ka sa TCH, okay. Pero ang TCH ginawa para sa truck, bus, jeep, public transport. The racetrack was designed to challenge your riding skill. There is no corner on the racetrack na makikita mo sa kalsada. Okay? Eh, ang tanong, ba't dito tayo nagtitrain? Because the harder the training, the better you get to a simpler route. But it doesn't mean that when you race on the track, you race on the street. If you start racing on the track, there's nothing to prove in the street. Right? Because alam mo na yung limit mo eh. Diba? Alam mo na yung limit mo. Alam mo yung kaya mong gawin. Bakit? Well, you ride in the street so that you impress someone? Hindi naman ma-impress sa atin. Filipinos, guys, sorry to say, we all have crap mentality. Walang pwedeng mas magaling sa atin. Diba? So, pag pinasikatan ka ng isang tao, hindi ka magaling. Ang yabang nito ah. Diba? Pag may magaling sa'yo, mahiyabang ito. Yun ang problema. So, don't try to impress anyone with riding in the street, being an asshole in the street. Don't do that. Right? Just ride. Ride because you love it, not because you're showing off. Right? Ride because of passion, not because of likes in Facebook. Okay? So, remember guys, two things, the equation. It's the motorcycle and the rider. Right? Hindi pwedeng panay rider lang, hindi pwedeng panay motor lang. Okay? Balance yan. The reason why the school is called Zero to Podium Riding School is because we started. Ako, may history as a rider. Madrama, no? I still can't believe I'm here right now talking about superbikes or riding abroad or teaching you guys. Because the only thing that I was handling before is agwan ng bangka. We're from a fisher folk, and I just dreamed that I wanted to be a motorcycle rider, and I just followed that dream. And I started racing without race schools. Walang race school. Ang gagawin mo, grupo kami, pare, testingin mo nga, iligaw mo ng ganito, safe lang. Okay, huwag natin gagawin yun. Hindi ganon. Walang race school noon. Pag may natutunan ka, sekretuhan yun. Hindi mo ilalabas yun. Diba? This was the time na ang teammate ko noon, sila Maiko, Unsyo, Sumalangit Nawa, diba? The champions, yun yung mga kasabay ko, Underbone. Diba? And we just wanted, we were racing because of the passion. Not because we wanted to be in the cover of a magazine or be the endorser of this and that. Walang ganun dati. Just because you wanted to do it. And then eventually, I just found myself, sumasakay na ako ng superbike. In Manila, guys, paano ako nakilala? Baliktad. People got to know me because the racers hated me. Hate ako ng racer. Ayaw nila sa akin. Because ang tawag nila sa akin, ako daw yung Jejemon na racer. Superbike eh. Why? Because I was riding an ER6N against Panigale Superbikes and I was winning. Can you imagine how Brownie, hindi ko nasasabihin ko yung sino si Brownie. Brownie looks like during that time, nagalit-agalit tinatalo yung mga Ducati niya. And these people started hating me. You know, just because I was winning. Eventually, Kawasaki was kind enough. The next year, they gave me a 2012 ZX-10R and the year was 2015. 2012 yung ZX-10R ko. Wala nang umabot nun. Nationals na kami nun. No? And then I retired 2016. Funny, nung nag-retire ako, pinadala na ako ni Ducati sa school, pinadala ako ni BMW kung saan school. Ba't yung ako pinapadala sa kung saan school? Eh, nag-retire na nga ako. Hindi, para matuto ka, tapos i-share mo. Which is what we have right now. So, kung ano man yung alam ko, I owe it to all the companies that who sent me here, there, and, you know, just because they saw that I wanted to do it because I loved it. Not because I wanted to be someone else. Just because I loved what I was doing. Right? So, if you love what you're doing, you'll never go wrong.
Sabi nga eh, ito, pag nag-uusap kami ni Chek, ang mahal naman ng suit. Diba? Binili ko, parang masama lang. Pero ang tanong doon, masaya ka ba nung binili mo? Masaya. Yun yun. Diba? Yun naman yun. As long as you're happy with what you're doing, go on. Right? But if you're not happy anymore, stop. Okay? Alright, so before I conclude my talk right now, I want to share a lot of more things to you. No? Pero ito, ang number one na tanong, bago ko sumagot ng tanong ninyo, alam ko na yung unang tatanong ninyo. Number one na tanong, sir, paano ba talaga mag-banking? Tama? Yeah? Sir, paano ba talaga mag-knee drag, mag-elbow drag? Okay. One, elbow or knee dragging is not an objective. Hindi siya objective. It is a result of correct lines, correct speed, and correct technique. Kaya sumasayod yung tuhod mo. Tanungin niyo lahat yung mga nandito na nag-train, especially yung mga newbie. Mas nadali lang ako magturo kaila Naomi, kaila Che, kasi wala silang bad habit. Hindi sila nagmumotor eh. Ang ginagawa lang na, sundin lang kung ano yung tinuro sa kanila. Si Che, nang-drag na, nagugulat siya. Kasi hindi naman niya na-expect yun. Ang ginagawa niya lang, yung tamang technique. Right? Kung tama yung speed mo, tama yung linya mo, tama yung technique mo para lumiko, definitely, hihiga yung bike. And the reason why nag-drag is because tama yung body position mo. Okay? Now, isa-isay natin. Mabilisan. Dalawang paraan lang kung paano lumiko. Dalawang paraan. Two ways. Ito, ano na tayo, ha? Cornering. There are only two ways how to turn. One, if your speed is 30, pababa, it's called direct steering. Pag niliko mo sa kaliwa pupunta yung motor mo. Pag niliko mo sa kanan pupunta yung motor mo. Okay? Direct steering. Yan yung ginagawa nyo sa traffic. When you weave through traffic, yun yung ginagawa nyo, yun yung direct steering. If you took the motorcycle safety course of our friends from the Highway Patrol, it's controlled riding. Yun yung ginagawa nyo. Direct steering yun. But when your speed is 50, pataas, no? It's not, you think, pag ang takbo ko ay 120, pag lumiko ako sa kaliwa, pupunta sa kaliwa yung motor? No. Right now, kung sino yung motor, sit down on your bike, try to push your right handlebar. Anong gagawin ng bike mo? Hihiga sa right. Okay? Pag tinulak mo sa kaliwa, hihiga yung bike mo sa kaliwa. Na-remember niyo yung nilabas natin na gulong kanina, yung pinaikot natin? Because of those force, pag humiga yung bike mo sa kaliwa, and you are running fast, let's say 80, those forces will pull your bike into the corner. Yun yung reason kaya lumiliko yung bike nyo. It's called counter steering. To turn right, push right. To turn left, push left. Okay? Now, marami mahihirapan sa right. Lahat yan, sasabihin, coach, may problema ako sa right. Mas okay ako lumiko sa kaliwa. Pero sa right, problema. Why? Because sa right, nandun yung throttle mo. Pag tinutulak mo yung handlebar mo sa harapan, natatrottle mo. It's, ayaw mong gawin yon. So, anong gagawin mo? Pull on the left. Left handlebar para lumiko sa kanan, atake mo sa kaliwa. Hihiga pa rin yung bike. Okay? Gets? Ulitin ko. Turn left, push left, turn right, push right. Okay. Now, linya, the line. Sobrang importante, linya around the track. Yun yung reason kaya sinusundan-sundan nila ako, nililinya ko sila, so that they get the proper line. When your bike is fast, tingin ninyo, yung motor ninyo, liliko, inside, sa kurbada, kung mabilis ang takbo mo. Kung takbo mo 30, pwede yun. Mag-U-turn ka pa, okay. Pero kung ang takbo mo 50, tingin mo, it will hold that line. No. Mag-overshoot ka. That's the reason why hinihiga mo yung bike mo para makuha mo yung corner. But the standard way to get corners is start from the outside, inside, outside. Pag sinabi kong inside, hindi kasama yung kabilang side. Hindi kasama yung counterflow. Okay? Space nyo lang. You stay wide sa labas. Bakit?
Kung nagmomotor ka, lalo to Cebu 600, nagmomotor ka, nasa outside ka, sa kurbada, sa corner, and then a truck parks there, may truck sa loob, at umovertake yung isa pang truck, makikita mo siya. Because you're at the outside, hanggang sa huling sandali, kita niyo yung nasa loob ng kurbada. Pero kung nasa gitna ka, ang nakikita mo, yung ayaw mong puntahan, yung overshoot area. Okay? So you always start from the outside. Pagdating sa bandang gitna, lapit sa gitna, and then exit wide ulit. That's your corner. Okay? Now, when you carry speed coming into the corner, pag bumibilis ka, obligadong humiga yung motor. Hindi mo ika-counter steer yung motor pagdating sa gitna. No. Bago pa lang dumating sa gitna, we call it a turning point. When you get there, you quick steer the bike leans and veers coming into the inside part of the corner. When you reach there, you pick up the bike and get on the gas. If you don't pick up the bike and get on the gas, you will elbow drag, head drag, and so on and so forth. Okay? Pick up the bike. Tayo niyo yung motor para niyo magasan ninyo. Okay? Now, body position. Eh sir, paano ba yung tamang body position? Okay, may makikita kayo sa Facebook, ganito yung motor, yung rider nakaganyan. Di ba? Okay. Si Jet Li, dati ganun yun. Yeah? Okay. The reason why you do body position, eh hindi para humiga yung motor. No. Yun yung mali, yung kinakatawan mo yung motor. Kaya pinapagalitan ko ng isang araw si Louie, na may chat na pinapagalitan siya. Kasi nakaugalian niya, hindi mo masisisi kasi kailan lang nag-demand siya talaga nag-training. Kinakatawan niya yung motor, makita mo yung ulo nakaganyan, oh. Diba? Eh samantalang alam naman niya counter steer. Right? Okay. The reason why you do body position is so that you be able to limit the lean angle. Hindi sumobra. Pag kinounter steer mo yung bike mo, hihiga yung bike mo. Hanggang sagad, hihiga yan. Hanggang dumulas na siya. The reason why lumalabas ka sa bike, para bago dumulas yung motor mo, sasayad muna yung tuhod mo. Alam mo, yun na yun. Alam mo na nandun ka na sa limit. So you can modulate the lean angle of your bike. And again, your motorcycle, kahit GS pa yan, kahit gaano kabigat, may center of balance yan. Pag nakatayo siya ng diretsong ganyan, kahit sa windshield ko lang hawakan yan, tatayo yan. But that shifts every time your bike leans. And the reason why you're getting off the seat, off the bike, is you're compensating for that shift in the center of balance of the bike. Right? So the idea is, ang tanong, coach, ang dami pa sinasabi, paano ba? Okay, one. Right, so sport bike. So normally on a sport bike, please do not do this in this age. Right, nakaganyan. One, you get off the bike, di ba? When you get off the bike, you get off the seat. Ito na yun. Itong tuhod ko na to, nakaipit dito. Guys, you can come closer para makita nyo, ha. Nakaipit dito sa tangke para hindi ako mapunta dito. Ito na kaagad yun. While I'm doing this, I'm already downshifting and braking. Naka-GP shift ba to? Hindi. Normally, sa track, ang downshift namin up. Ito. Pero kung normal shifting down, nagda-downshift ka na. While doing that, yung mata ko, hinahanap ko na kung saan ako liligo. I'm looking for an artificial turning point. I put a spot there na pagdating ko doon, liligo ako pagdating doon. So coming to that corner, after downshifting and everything, I pop open my foot, like my leg like this. Paa. Ang paa, hindi na kaganyan. Ito siya. Your feet remains inside the peg. Inside the peg. Okay? Hindi ganito. Ganyan. Okay? And then once I reach my turning point, there's nothing else I'll do. I'll get off the brakes, counter steer the bike. The bike will lean over, and then I bring my head lower. My head on top of my hand this way, looking to where I want to go. Right? So this is how it's gonna look like. It looks awkward right now kasi nakatayo yung bike. But once the bike leans over, sobrang, it feels right, no?
Now, for first timers, it's normal that it feels awkward. Awkward, parang hindi tama yung feeling. Bakit? Ay, ginagawa nyo ba araw-araw yun? Siyempre, hindi. Of course, it feels awkward. Right? But I always tell my students, exaggerate it. Because if you think you're out of the bike, when you see your pictures, you're not doing shit. Right? So you really have to put effort on it. Riding is counterintuitive. You cannot, hindi siya muscle memory na asahan mo, gagawin ng katawan mo mag-isa. Hindi siya muscle memory. Ito importante. Even if you practice 10,000 times on the track, it will not become second nature. No. Riding, when you ride aware and alert. Pag karera, habang humahataw, pag tumatayo, alam mo yung ginagawa ng rider, hindi siya nakatunga nga. Ang sinasabi niya, gas, 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 up the bike, downshift, downshift, tingin, 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 gas, gas. Ganon ang ginagawa. That's what we are doing. You're pushing yourself. You're telling yourself what to do. The fastest rider is the most consistent one. He hits his markers all the time. Where he breaks, where he turns, where he gets on the gas. Pag consistent ka nun, palaging mababa lap time, ikaw ang pinakamabilis. Right? So, riding is not muscle memory. Basketball, muscle memory. Sino ba nagbabasketball dito? Nung pag-jump shot? Jump shot! Oop! Fade away! Finger roll! Ginagawa mo ba yun? Hindi. Basta jump shot ka lang. Di ba? If you're a shooter, point and shoot. Pag ano, put off, change bag, hindi pinisip yun. Kasi muscle memory. But riding is not muscle memory. Good thing I remember, when you ride, guys, ride aware. When you ride autopilot, malamang, simple nga abutin mo doon. Ride aware. And then, most important, tip para sa Cebu 600, guys. Wide view. Wide view. When I say wide view, your eyes has two ways how it functions. Right now, nakikita ko lahat yung nandito. And then, pwede ako mag-zoom in dun sa logo ng helmet niya. All this one, wide view is called peripheral. When I zoom in at AGV, yan, peripheral. When I zoom in at AGV, it's target fixation. Do you want target fixation? No. So, paano mag-ride? Wide view. Kita ko yung alis sa kalsada, butas ng lubat, kita ko yung aso, pero kita ko pa rin yung linya ko. That's how you ride. Wide view. And all of these things, you have to keep reminding yourself. Okay? Doon sa magsisibu 600, guys, I respect that. It's a 600 kilometer thing. It's what? Probably 6 hours of riding? 7? 8? You know? It's a hard thing. But me, I'm a 4-time Ironman finisher. I'm a 2-time Moto Rally finisher. Moto Rally, walang-wala. 1,600 kilometers. So, imagine mo yung feeling, nandun na ako sa Sagada, sumisikat na yung araw, pero kailangan ko pang pumunta ng Bicol. And how hard is that? I'm gonna pass by Manila. Bahay na namin yun. Diba? So, my experience, I always crash on the track. Kumbaga, pag ako nag-crash sa Clark, the marshals go like, who crashed? Ah, that storm. Ah, he's okay. He's okay. But the time I got an accident and broke my collarbone was in Ironman. I fell asleep on the bike. Kasi akala ko, kaya ko. Same thing. Kayang-kaya ko to. Inom ako Red Bull. Nawala yung tama ng Red Bull. Knockout. Liko. Diretso pa rin ako. Bam. Right? So when you ride, ride aware. Alam niyo yung ginagawa niyo. The secret, no? Proper rest, and may pampagising kayo. Pampagising. Normally kami, pinagdala kami sili sa wallet na. Yun na yung ultimate. Yung sili, ganyanin mo, pahid mo sa leeg mo, hindi ka naantukin mo. Maniwala ka sa akin. Oh, totoo yun. Ganyanin mo. Tanungin mo yung mga nag-Ironman dito. One, bipolen, two, sili. Worst comes to worst, durugin mo na yung sili, lagay mo na sa ganyan mo. Tapos na yung Ironman, gusto mo na matulog, di ka makatulog. Di ba? Ang nakakatakot about endurance riding is akala mo gising ka pa, pero tulog ka na pala. Magugulat ka nalang pag nalubak, tulog ka pala. Yun yung scariest thing. Right? Yun yung scariest thing. Okay? So,
reminder, wide view, and ride aware. No autopilot. Pag nag-autopilot ka, nagre-relax na yung katawan mo, your body starts to relax, and then, antukin ka na nun. Diba? Yung mga energy drink na iniinom ninyo, ang problema, tataas bigla yung energy level, and then magka-crash bigla yun. Doon kasi sempla. Okay, don't worry, tomorrow I'm at the Cebu 600, I'm also the one who's gonna do the safety briefing and everything, I'll see you there. Mabalik sa riding. Cornering. The number two na palaging tinatanong ng tao, Coach, ano ba yung tamang speed papasok sa corner? Tama? Ano ba yung tamang speed para maganda yung pasok mo sa corner? Diba? Well, this is my answer. Kung hindi ka nalulula, papasok sa corner, mali yung speed mo. If you think your speed is not, if you think your speed is too fast, you're doing the right thing. If your speed is comfortable, you don't need to countersteer. Right? Remember, riding is not natural. It's not natural to us as human beings. That's the reason why you have to understand how it works so that you trust the technique. Okay? Hindi dahil nagagawa nila bam-bam itong mga to na yung mga balls nito kasing laki ng watermelon, no? Diba? Hawakan mo si Christian yan, nanginginig pagkatapos eh. Because all they do is surrender to the system. Just trust the technique. Understand the bike. That's the reason why. Kita mo si Drei, ganyan-ganyan. Andiyan si Drei, tulin. Kumukorner na maayos, di ba? So, walang pinipili. The system works. The system works all the time. Ang problema ko sa mga students, no? Meron ako mga ibang estudyante dyan, destroyer, mga tipong sinemplang na lahat yung mga training bike. All just because sometimes na may nakakalimutan gawin. Yun lang yun. It's a difference of doing the right thing or following your instincts and crash. Yun lang siya. Right? Now, street riding, of course, I understand the frustration, di ba? Everybody wants to try it on the track. There's not a track near that you can do it, di ba? But guys, it's not an excuse to ride irresponsibly in the street. Okay? It's not an excuse. Just imagine this. There's some ali. May ali doon, naglalakad. Wala namang kinalaman sa pagra-ride ninyo. Nagmamadali. Kumita ng maganda sa hanap buhay pa uwi. Iuwi sa anak. Dumating ka ngayon na frustrated sa racetrack. Binangga mo. Diba? Right? So, ride within your bounds. Ride within your bounds. I'm not saying ride slow. No. You can ride fast as long as you know what you're doing. If you don't know what you're doing, then please, don't do it. Diba? Your bike has all the technology on it. Lalo yan, CBR 1000 RR, sobrang bait, sobrang ganda ng bike, electronic suspension, ZX10R, di ba? These bikes that you have, they have the genes of MotoGP bikes and they're really perfect, di ba? But it doesn't mean na kasan mo lang siya na bahala. Hindi totoo yun. Kung kamoto rider, kamoto din yung bike. Okay? Alright, now, so any questions?